Mga dudes, mga mare, mga pare, ito na naman po ang inyong senior na vlogger, Richie Rick. At ngayon po ay samahan niyo akong magluto ng isa na naman simpleng lutuin na tinatawag sa Taytay na Pork Lauya. Shout out kina Dr. Simeon at kay Dr. Nara Delumen. Sila po ang nag-request ng lutuin na ito. Maya-maya po ay sisimulan na po natin. Tara! Okay, ngayon po ay uhugasan natin lahat ang ating mga gulay. Siguraduhin lang po natin na malinis lahat ang ating gulay bago natin ito higwain. Pinubukubuka ko po yung mga pechay bagyo para yung pong mga nakasing na insekto ay mawala. Mamaya po ay gagayatin na po natin ang ating mga gulay. Okay, ugasin po natin mabuti ang ating pork. 2 kilo po itong ating gagawin. Kasim po ito, kasim. Okay? Siguraduhin lang po natin na malinis mabuti ang ating meat. Dahil alam niyo naman po, sa panahon ngayon, masyadong delikado. Okay? Ayan po, hugas na po siya. Ayan. Mamaya ay titimplahan na natin. Okay, eto na po ang mga ingredients ng ating pork lauya. Star anise at swete. Yung pong ating at swete ay binabad na po natin sa lihiya. May nabibili po nito sa palengke. Mamaya po ilalagyan natin ito ng mainit na tubig para kumatas ang ating at swete. Paminta, crack po ang gagamitin natin. Rock salt, meron po tayong cinnamon bark, brown sugar, 1 cup po ito. Sa gulay po naman natin ay meron tayong saging saba, talong, Wagyu beans, kamote, pechay bagyo, sibuyas, pechay Tagalog. Yung iba po ay naglalagay ng labanos or ng okra. Depende po sa inyo yan. Basta para lang nilaga siya. Okay? Okay, i-prepare na po natin ang ating mga gulay. Since hugas na po ito, gagayatin na lang po natin.
ganyan na lang po ang gawin natin sa ating gulay. Hinaan lang po natin. Mamaya na po natin gagayatin ng talong para hindi po siya uutin. Ang atin pong saba, since hugas na po siya, kinagis lang po na po sa aking magulang na ginagayat lang po ito sa tatlo or apat. Hindi na po na niya binabalatan. Nasa inyo po kung gusto niyong balatan o hindi na. Mamaya na po ang ating talo. Okay? Okay, sasalan na po natin ang ating pork lauya. Una po, ilalagay natin ang asin. Mga 1.5 tablespoon. Star anise. Mga 6 na piraso po ito. Meron po tayong cinnamon bark. Paminta. Sibuyas. Isinasabay ko na po ang ating kamote. Habang lumalambot po yung ating meat, ay nadudurog na po siya at additional flavor po yun sa ating lauya at malapot po lumalabas ang ating sabaw. Lalagyan na po natin ng tubig. Yung pong anato kanina ay binabad natin sa lihiya. Ngayon po nilagyan na natin siya ng hot water para lumabas ang kanyang gatas. Sasabay na rin po natin. Salain lang po natin. Ayan po. Sasalang na po natin at maya-maya ay magpapalambot na tayo. Okay. Okay, titignan na po natin. Ayun. Tingnan niyo po yung aroma ng ating star anise at saka ng ating cinnamon bark. Ang bango. Okay. Malapit na po siya lumambot. At habang lumalambot po siya, durug-durugin lang po natin yung ating kamote para sumama yung lasa. Okay? Konti pa po. Babalikan po natin. Okay? Yan, malapit na malapit po. Malapit na malapit na. Okay, shout out nga po pala kay na Doktora Lara Cortez de Lumen at kay Doktora Malu Simeon. Sila po ang nag-request ng lauya. Magandang araw po, Dok. Okay, babalikan po natin ulit. Yan. Ang bango. Okay, durog na po yung mga kamote. At malambot na ang ating pork. Puhusto na po natin ang sabaw. Ilalagay na po natin ang ating brown sugar. Inuulit ko po na ang tamis at alat ng ating niluluto ay naaayon sa inyong panglasa. Kaya, nasa inyo na po ang pagpapaalat. Titikman lang po natin.
Okay? Dahil po medyo matabang, patis po ang ating ilalagay. Takpan po ulit natin at mamaya ay ilalagay na po natin ang ating gulay. Yan. Ilalagay na po natin ngayon ang ating saba. Ating Wagyu beans. Pakuloy lang po natin ng konti at mamaya ilalagay na natin ang huling gulay. Yan. Kukumpletuhin na po natin ang gulay. Ilalagay na po natin ang pechay Tagalog, pechay Wagyu, at ang talo. Sandaling kulo na lang po ito at tapos na. Yan. At tapos na po ang ating pork lauya. Ito na po ang ating pork lauya. Enjoy eating!